Good morning mga ka-DIY, welcome back sa aking channel, Ariel Vlog, Whole DIY. For today's video mga ka-DIY ay gagawa tayo ng Calandria soil, part 1 mga ka-DIY ng paggawa ng Calandria soil. Ayan, gawa ulit tayo, part 1 ito, may part 1, part 2 hanggang kung ilang parts ito para matapos natin itong Calandria soil step by step para masundan ninyo yung pagkagawa. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot nyo rin yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video. Set on time mga ka-DIY, let's go! Ito mga ka-DIY yung gagawin natin yung sa paglalagay ng chamber, yung pinaka frame nya. Pwede naman kayong gumamit ng 1x1 na angle bar, depende sa available ninyo na materials na nandyan sa ito, kasi ito yung request nung nagpapagawa, kaya ang ginamit ko ay 2x2 na angle bar. Pwede siyang gamitan ng 1x1 na angle bar, pwede yun. Request lang kasi ito, kaya pang heavy duty, kaya malaking kawa yung gagamitin, kaya ang gusto nung nagpagawa pang heavy duty, kaya malalaki yung ginamit natin. Ito mga ka-DIY, nagkat ako ng ito, 1, 2, 3, 4, 4 na piraso na ang haba nito ay 10 inches yung haba nyo, 10 inches yan, 4 na piraso dito yan mga ka-DIY, ito sa paa nya, ganyan, para dyan yan sa diyan niya nakakabit. Tapos 4 na piraso din na. 4 na piraso din ito. 1 feet. 1 feet yung haba. Sa 2, 3, 4, 4 na piraso. Dito naman 'yan, dito sa dito natin 'yan ikakabit sa pinakaibabaw. 1 feet by 1 feet. Tapos kinating ko na lang ito ng 45, ganito siya. Ganyan na lang siya para sabak, para mas magandang tingnan. Ganyan yan. Depende sa style ninyo na gagawin. Mas gusto ko kasi yung ganito para sabak-sabak sa kayan. Saka gumawa rin tayo nitong chamber, heavy duty rin ito dahil sobrang kapal. D4 ito, D4 yung tubo na schedule 20 o schedule 40, basta yung makapal. Nagkat ako ng 9 cm yung haba, tapos nagcurve ako ng nagguhit tayo ng 1 cm, ito 1 cm nagguhit tayo. Tapos nagcut ako ng yung cut nito para magkaroon kayo ng curve. Ang pagitan ko lang yan is ito, isang singlaki nitong nitong metros. Gaganyan nyo lang. Pagkaganyan nyo, maguhit kayo, tapos lipat na naman. Guhit na naman. Same size yan ng metros. O yan. Sakto yan mga ka-DIY. Paikot. Yan? 1 cm yung sukat nyan. Maiksi lang. Tapos yung buka naman. Ano ito mga ka-DIY? Gagrindin nyo isang bisis. Tapos pupukpukin nyo ng martilo pag didikitin. Tapos pagka pukpuk ng martilo, gagrindin nyo ulit. Grinder, tapos pukpuk ulit. Dalawang bisis yun mga ka-DIY. Dalawang bisis kayo mag-grinder. Pag dumikit na itong dumikit na ito parehas, grinder nyo para magkaroon ng allowance. Pukpuk nyo ulit. 2 times nyo gagawin mga ka-DIY na mag-grind, saka mamartilyuhin nyo. 2 times lang yung ginawa ko nito. Ganyan yung kalalabasan nyan. Yan o. 9 cm yung pinakabuka nya.
9 cm. Tapos ito naman, pag nag-curve niyan, 9 cm din ang sugat niyan. Dito naman yung nakalagay. DIY, yung kung wala kayong malapad na plates, itong flat bar malapad dyan, ang gawin nyo mag ano, ito pinagtagpi ko lang itong dalawang flat bar para makuha yung sukat na 4 inch. Tapos kinuha natin yung center yan, bubutasan naman natin dyan para lumusot itong elbow para ma-weld natin. Ang gagamitin natin pambutas dito ay welding para mas maganda. Tara mga ka-DIY, i-weld na natin. Let's go! Ito mga ka-DIY yung ating ginagawang Calandius oil. Update ko lang kayo. Ito yung dalawang burner na ginagawa ko. Ayan. Na full weld na natin. Dito yung nakalagay yung burner. Tapos dito naman yung chamber. Yan. Dalawa na yung ginawa natin ito, dalawa. Ito mainit. Tapos, dalawa na din yung ating ano, chamber. Yan. Lapit ang matapos. Dito yung nakalagay.